daming naligtas mula sa aswang. Ikoy! Kuya Juan! Oh, mukhang nagkakasiyahan kayo ah. Kasi pinagkukwentuhan namin yung lalaki na nakikipaglaban sa aswang. Galing niya, no? Opo, Kuya Juan. Lagi ko po siya inaabangan sa TV. Kami rin! Pero Kuya Juan, bakit ilang nakakilala sa kanya? Tapos wala pa siya pangalan. Tapos yung mga liniligtas niya, pag na-interview ng reporter, di mo tandaan yung mukha niya. Eh, baka ayaw niya talaga magpakilala. Ha? Ayaw niya nun, Kuya Juan? Eh, pag nakilala natin siya, sikat na sikat na siya. Maraming nahanga sa kanya. Ikaw, hindi naman ganun yun eh. Siguro meron lang talaga siya pinoprotektahan. Dahil kapag nalaman ng mga kalaban niya kung sino talaga siya, malalagay sa panganib yung buhay ng mga mahal niya. Kunun ba yun, Kuya Juan? Ang hirap naman pala na sitwasyon niya, no? Tumutulong na nga siya, lalagay pa sa panganib yung mga mahal niya sa buhay. Eh, ganun talaga eh. Pero alam niyo ba, sa tingin ko ha, kapag tumutulong siya sa kapwa niya, doon lalo lumalakas ang loob niya. Galing niya talaga, no? Galing niya talaga! Parang ikaw lang, Kuya Juan. Parehas kayong magaling. Yan, no? Mr. Alejandro, kayo pala ang tatay ni Juan. Ako nga, Brother Jules. Kapala mo siyang sana ko. Anong sinabi niyo? Ang sabi ko, ikaw pala ang umaswang sa nanay niya. Palabiro kayo talaga, Brother Jules. Ano nga pala? Kamusta ang trabaho ninyo bilang misyonaryo? Mabuti naman. Siguro minsan, mag-usap tayo. Yung bang tayong dalawa lang, pag-usapan natin kung paano ako makatulong sa mga misyon ninyo. Ah, isa nga pala. Tumatanggap kayo ng donasyon, hindi ba? Hindi na siguro. Marami na ako natanggap na abuloy. Marami kasi nagbigay ng donasyon. Sabi nila, ang pera daw, kung hindi nabubulok, kinakalawang. Malalaman ko din kung ano tinatago mo. Kikilalaan kita ng puspusan. At pag may hindi ako nagustuhan na pinapagawa mo sa anak ko, gagawin kong lahat para mailayo ka kay Juan. Ikaw pala ang umaswang sa anak ko. Kaya pala wala akong tiwala sa'yo. Pero hahayaan kita ngayon. Mahalaga sa akin ang makitang masaya ang ama ko. Pero oras na malaman ko na hindi ka karapat-dapat na maging ama, isinusumpa ko. Hindi mo na siya makikitang muli. Iniisip niyo eh. Iniisip niyo na sana hindi si Sir Samuel Alejandro yung naging tatay ko. Hindi naman sa ganun na po. Kahit pa paano, natutuwa ako at natapos na matagal mong paghahanap sa tatay mo. Ngayong nariyan ang tatay mo, siguro masasagot na ang mga tanong sa loob mo. Mahanap po na rin ang iyong sarili. Oh, sige, Juan. Tutuloy na ako. Mag-iingat ka, anak. Sir Samuel. Juan. Malulungkot akong isipin na namatay pala si Amelia sa panganak sa'yo. Hanggang yan, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan mo wala si Amelia. Ang huling balita ko yun, namatay sa sunog. Paano nangyari? Siguro po, may kailangan kayong malaman tungkol kay nanay. Ay, ano nga sabihin? Sa susunod na balik niyo po, isasama ko po kayo sa puntod niya. Meron po akong papakita sa inyo. Sige, Juan. Pabalik ako. At sabay tayong pupunta sa puntod ng nanay mo. Makikita mo, Juan.
hindi ka magsisisi na ako ang naging ama mo. Dahil magiging makapangyarihan ka sa lahat at ipipigay ko sa iyo ang lahat. Ang lahat. Anak ko. Ito na ang isa sa pinakamaligayang pagkakataon ng buhay ko. Alam niyo lang po kung gaano ako kasaya ngayon.